Handa na ba kayo sa isang nakakabighaning balita? Ngayon tayo ay tatalakayin ng ambisyosong plano ng Philippine Coast Guard na magpalakas ng kanilang flotilla. Kapit tight dahil papasok tayo sa isang malaking adventure sa dagat. Naglalayo ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng 30 flag-bearing ships at handang gumastos ng malaki para dito. Ang kanilang target, ang malawak na karagatan ng South China Sea. Talagang persigido sila mga bro. Ayon kay Commandant Admiral Artemio M. Abo, kailangan ng Philippine Coast Guard ng 90 billion pesos para maisakatuparan ang pagpapalawig ng flotilla na ito. Tama kayo mga bro, 3 billion pesos bawat barko. Ang mga barkong ito ang magiging simbolo ng ating pagtatanggol sa dagat, nagpapahayag ng ating determinasyon na pangalagaan ang ating karagatan. Ang 15 regional officers ng Coast Guard ay nangangailangan hindi lang ng isa, kundi dalawang malalaking barko bawat isa para maging epektibo sa kanilang mga operasyon. Doble ang lakas, doble ang presensya. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 28 malalaking barko at higit sa 500 maliliit na bangka sa Coast Guard, ayon kay Admiral Abo. Pero hindi sila titigil doon. Handa silang mag-step up at palakasin ang kanilang kakayahan sa pagprotekta sa ating teritoryo sa dagat. Kaya mga bro, kapag natupad ang plano na ito, ang Philippine Coast Guard ay magiging isang puwersa na dapat katakutin. Makakapagpatrol sila sa South China Sea nang mas maayos, tiyak na magiging ligtas ang ating karagatan, at malinaw na ipapahayag na tayo ay matatag sa pagtatanggol ng ating mga pambansang interes. Ang Philippine Coast Guard, na armado ng malakas na flotilla, ay magiging simbolo ng tapang at katatagan. Sila ay lalayag sa mga alon, harap-harapan ng mga hamon, at panatilihing ligtas ang ating mga maritime borders. Ito ay patunay ng ating bansa na determinadong pangalagaan ang ating maritime defense at protektahan ang ating soberanya. Ito ay isang puhunan sa isang mas magandang kinabukasan kung saan ang ating karagatan ay mananatiling ligtas at ang ating mga interes ay mapoprotektahan. Ito ay isang malakas na plano upang palakasin ang ating mga kakayahan sa dagat at protektahan ang mga interes ng ating bansa. Kung nasiyahan kayo sa nakakabighaning balitang ito, huwag kalimutan i-hit ang like button, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para sumama sa atin sa mas malalim pang mga kahindek-hindek na paglalakbay sa mundo ng maritime defense.